get it. Yeah. Suck it up, life's tough. Ito ngayon guys, isang mabilisan lang tayo. At di na tayo makapagbigay sa inyo ng tutorial dahil busy na tayo sa trabaho tuwing Friday, yung day off ko. Ito yung i-ano ko muna sa inyo, ilalagay ko na lang dito sa gilid yung diagram nitong wirings na to. Yung dual CDI na tinutukoy ko, kung makikita nyo, ayan, tapos ito yung isang socket ng 4 pin. Itong dual CDI na muna yung tuturo ko, pero meron 6 pin na battery operated. Saka ko na ituturo sa inyo yun. Ito muna ang ituturo ko sa inyo yung 4 pin sa pinaka basic muna. May pasensyahan nyo na yung wire ko kasi magulo. Ilalagay ko na lang yung diagram dyan para masundan nyo kung saan papunta yung mga wire. Saan papunta tong 4 pin na to. Dito tayo sa isang wire para malinis. Kung makikita nyo, ito green. Lalagay nyo yun sa battery. Tapos dito, ignition coil naman, itong isa. Ito trigger papunta sa magneto, itong isang wire na to. Ito, positive supply. Itatap mo to sa black wire o kaya sa battery. Kung sa battery mo to itatap, hindi mo mapapatay yung motor mo. Rekta lang siya, umaandar siya. Kung sa black wire mo to ikakabit dun, pwede mo siya mapatay. Tapos, kung paano lang yung wire na nakalagay dun sa isang socket, ganun lang din yung gagawin mo dun sa isang socket para maging dual CDI siya. Kasi itong CDI na to is pang 110cc lang. Eh, itong motor na to is 160cc. Ngayon, itong CDI na to, yan, susundan mo lang din kung saan papunta yung isa. Ganun lang, kasimple. Wala ka nang gagawin pasikot-sikot. Napakasimple lang. And kung makikita nyo, dalawa yung socket nyan kasi dalawang CDI nito. Ngayon, napansin ko kanina, walang naman limit yung motor ko. Nagli-limit siya, pumuputok siya sa 50kph. Kailangan palit tayo ng CDI. Nakita ko na agad yung sira. Kung makikita nyo, umaandar yung CDI, aandar tong isang CDI, diba? Papakita ko sa inyo. Maandar siya sa isang CDI. Ngayon, ikakabit natin yung isang CDI. Mamamatay siya. Pag sinalpak natin isang CDI, mamamatay siya. Nakita nyo, namatay yung motor natin kasi sinalpak natin yung isang CDI. Dahil may defect na tong isang CDI. Doon mo malalaman kapag nagli-limit na yung motor mo. Kasi nga, yung CDI ng pang mga wave na ganito, may limit. Nagli-limit siya, kaya dinadalawa ko. Ang ignition coil kasi nito, naka-pang 250. Ngayon, hindi niya siguro kayaanan yung current. Kaya nagli-limit siya. Nasunog siguro tong isang CDI. Kaya, metan nyo pag sinalpak ko kanina, di ba? Namamatay. Ngayon, tignan nyo, dadalawahin ko naman ngayon yung CDI. Pag dinalawa ko na tong CDI na to, hindi na mamamatay. Kahit na isa lang yan. Pero dapat pag sinalpak ko tong isang CDI, dapat hindi dapat mamamatay yung motor. Nakita nyo, hindi namatay. Ganun lang kasimple mag-dual CDI ng motor.